na rin lang patungkol kay Kat, prinsipyo ko sa paglilingkod sa gawain ng Lord, wala ako ni kahit isang pinigilan. Mayroon daw nag-comment or opinion or yun din ang haka-haka ng isip niya na dapat pangalagaan ko. Bigyan niyo ako ng isang reason na masabi niyong hindi ko inalagaan bawat isa sa inyo. Sige nga. Tanungin niyo si Brother Manny, tanungin niyo si Jake, tanungin niyo kung sino-sino pa man dyan. Pagdating sa pangangaral, ha? Wala kayong idea ilang oras akong nag-aaral. Ni kahit noong nagna-night duty ako, never na ako'y makitaan yung pagod, never na ginawa akong reason yun na late ako dahil galing akong night duty. Kung kailangan hindi ako mag-break para lang mayroon akong maipakain sa inyo, ginagawa ko yon. Tapos may marinig ako, dapat pangalagaan, para bagang hindi ko kayo pinangalagaan. Amen ba? Mayroon nga akong kilala, sasabihin niya, sa train na kasi ako gumagawa ng topic, what a shame! Yan na lang ang oras para i-google sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ka lugod-lugod sa Lord. Yes, I understand. May kanya-kanya tayong kapaguran. May kanya-kanya tayong pinagugulan ng oras. Pero kung best ang pag-uusapan, standard ng Lord ang pag-uusapan, I don't think it's acceptable. Aray! Amen ba? Ito, hindi ako galit, ano? Pinipigil ko na. Ito, kung diskumpiyado kayo sa sinasabi kong pinahalagahan ko bawat isa sa inyo, kung meron kayong makitang pastor na ipinagluluto kayo na, during practice, sabihin nyo sa akin at maki-attend ako sa church na yon. Kung may makita kayong pastor na sa katatayuan nila, na nagbubuhat ng mga speaker, lahat ng gamit bago tayo nagkaroon ng cupboards, sino ba nagbubuhat? Ilang anniversary na tayo na, grabe ang nagigigil ako na, anong klase ba itong mga kasama ko? Parang, bakit ginagawa ng pastor late na dumating kasi andoon si pastor? Sige nga. Sige pa, pastor. Sige pa. Umuwi kayo after ng anniversary. Mayroon ba akong pinilit na or kinausap sa inyo na samahan nyo ako sa bahay para magdiskarga ng gamit? After ko magdiskarga ng gamit, yung braso ko, hindi ko na maggalaw dahil sa sobrang pagod, nalata na yung braso ko, kabubuhat. Mayroon ba akong pinakiusapan sa inyo na magbuhat ng gamit? Wala. Hindi ko ito sinasabi para sa inyo, pero kung mayroon kayo makikita, pastor, na ganyan, sabihin nyo sa akin. Masabi nyo ba na nagkulang ako sa pangangaral ng salita ng Lord? Maaring, yung time nyo sa pagpa-practice, I appreciate that, lalo pumupunta kayo alang-alang sa practice, pero kung time-wise pag-uusapan, minimum sa akin ang 4 to 5 hours na pag-prepare ng topic, no matter what time. Kung hindi ako nakaprepare ng topic, hindi ako makatulog ng husto yan. Kung makatulog man ako sa sobrang pagod, gigising ako ng maaga para lang maipangaral ang salita ng Lord. So, hindi ko ito ginagawang excuse. Ino-open ko lang ang mind ninyo. Kung concerned ko man na magbigay ng tithes, ang trustees at saka ang choir, it is my concern for you to be blessed by obeying the word of God, not my concern na magkaroon kayo at dumami yung ating pundo. Gusto ko lang na mag-bless ang buhay mo. Amen ba? Sabi ko na may patutuloy. Akala niyo ba, hindi ako nanggigigil na, para bagang noong last anniversary natin, akala ko late na ako, gusto ko nang iwan ito minsan kapag mabagal-bagal, pagpabagal-bagal, gusto kong iwan, kung gusto niya namatay, mag-bash ka. Ganun na lang yung init ng puso ko na hanggat maaari, andudoon ako, parang ang laking hiya ko pag naunahan niyo ako. Pero pagdating ko doon, ako lang pala nauna. Mabuti sana kung mamaya-maya nasundan niya. Kayod pa rin ako ng kayod. Pagbihira naman mga to. Concern ba talaga mga to? I don't know. ito nga. Kahit nandito si May, sasabihin ko sa kanya, tumawag siya kasi mali-late daw siya. Ewan ko, baka hindi na natuloy. Kasi nalingatan niya ang oras ba? Pambihira gawain ng Lord, malipat ka, malingatan mong oras. I don't think na magandang magali yan. Ah, sorry na lang, wala akong tinutukoy.
Hindi ko galit na maghintay ng mga ibang tao para mag-start yung prayer meeting. Kung ilan lang yan dyan, kung oras ng gawain ng Lord, umpisa na. Amen. Ilang beses ka bang paulit-ulitin sa inyo na on time naman? Ano gusto niyo? Makiusap ako or taasan ko boses ko? Alam niya si Tita May? Mayroong isang area na kampante ako sa kanya. Kung ganyan ang pakikiusap ko sa inyo, pero sa kanya hindi. Tinataasan ko ng boses yan. Tanong kayo kay Tita May, pagkausap ko yan, lalo't pag nainis ako or na wala ako sa mood, tinataasan ko ng boses yan. Pero andyan pa rin. Wala nga lang ngayon. Kampante ako na kahit taasan ko siya ng boses, hindi siya aalis. Kung aalis siya, hindi ko rin siya pipigilan. Pero kung kayo-kayo yung tinataasan ko ng boses, baka sabihin nyo, ay, ano bang klaseng pastor ito? Kung sa ibang church kayo nalilate, iwan ko lang kung ano marinig nyo sa pastor. May narinig ba kayo sa akin? Meron, ngayon. Bakit ba tayo napunta doon? Masyado tayo tumagal doon. Okay, isa pa. Naulit lang yan. Obey the voice of the Lord. Kasi, mas gugustuhin ko pa kapag darating sa punto na, huwag naman sanang, siguro may konting struggle na kayo sa pagbibigay ng tithes nyo, pero supposedly sa level or sa tagal nyo sa gawain ng Lord, especially sa paglilingkod nyo, naintindihan nyo na at wala na kayong struggle sa pagbibigay ng tithes. Amen. Kasi hindi yon yung pag-awit natin, yung pag-serve natin, yung pagluluto natin, kung ano pa mang ginagawa natin, hindi yon makapag-make up sa disobedience natin na hindi mag-tithes. Amen. Naalala nyo naman siguro kung anong consequence na hinaharap ni Saul dahil sa hindi niya pagsunod sa word ng Lord. Akala niya kasi pwede niyang i-make up sa offering niya, pero nawalan siya ng kingdom. Inalis siya sa pagkakit. Amen ba? Okay, isa pa. Obey the voice of his prophets. Ako ba propeta? Hindi. Yes. Hindi ako nang huhula kung ano yung future, pero I am speaking on behalf of God. Naghahayag ako ng word of God. I am a prophet. Maraming tao, nagkaroon ng problem, walang problema sa pag-obey ng voice ng Lord, pero nagkaroon ng problema sa pag-obey ng voice ng kanyang mga messengers, ng kanyang prophet. Kaya sabi sa 2 Chronicles chapter 20, verse 20, "So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa, and as they went out, Jehoshaphat stood and said, 'Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper.'" Maraming tao, may tiwala sa Lord. Nag-believe sa Lord. Nag-believe ba sa prophets? Hindi ko alam. Kaya nakakaalam. Amin ba? Ito, konting sharing, ano? Ayun ko ba, umiiral yung dati kong pagkatao na yung mama ko, madalas kumataasan ng boses. Lalo pag na-stress ako, tapos kung ano-ano pang papakikialaman ng mama ko sa akin, parang natataasan ko ng boses ba? Kasi, lalo na yun, kainan, tapos parang hanapin niya pa ako, pakainin. Okay, naintindihan ko concern niya, pero hindi na ako bata, napakainin. Naintindihan ko nga yung concern niya, naglalambing lang, pero ang dami-dami kong ginawa, nagpakain ako kay Ena, ang dami kong bisita, iniintindi, tapos tatawag-tawagin pa, kumain ka na. Tapos, kasi pastor, yung mga parents daw, even you are malaki ka na, just tell you are their boy, okay. your girl. Okay. Pa rin get boy, okay. Naintindihan, sabi ko nga, naintindihan ko yon, pero may mga time kasi na naiinis ako kapag you're suggesting me one thing, make sure to it na mas maganda yung idea mo. Nakukuhan niyo po ba ako? Madalas kong mapagsabihan yan, ang hilig-hilig mag-suggest, hindi ko lang masabi, hindi ko kailangan suggestion mo. I don't think it's better than mine. Although may mga pagkakataon, para na lang wala siyang isip. May mga pagkakataon. May mga pagkakataon, maganda yung suggestion niya. Pero yun bang, ang liliit na bagay, intindihin pa nila, parang, hey, may utak ako. Nakukuha niyo ba ako?